Good morning. Positive for today. Alam niyo po, marami sa atin ang nakararanas ng emotional constraint. Ito yung pirepress our own feelings, actions, behavior. At kadalasan ginagawa natin ito para wala na lang gulo, para tahimik na lang. Pero mabigat to sa kalooban. Sana po makatulong itong positive ko sa inyo habang nakararanas tayo ng emotional constraint. Una, connect with others. Talk to your trusted friends or loved ones about your feelings. Makatutulong ito to alleviate the burdens. Pangalawa, engage in creative outlets. Art, music, singing, dancing, anything that can express your emotion. Makatutulong naman ito to release our pent-up emotion. At talagang very effective ito kasi ako kumakanta, sumasayaw, nagsusulat ng poem, at dito na i-release ko talaga yung emotion na hindi ko pa masabi. And third, limit your negative influences. Identify toxic people or situation that can aggravate your feeling of constraint. Napakahirap talaga kapag nagpatong-patong na yung mga unspoken words. At sa mga panahon, nabibigatan ka na at hindi mo pa kayang ipayag, sabihin mo muna kay Lord. Idaan mo sa panalangin. Love, love.